Welcome back again to my channel. For today guys, ito mabibigyan na naman natin ng reaction video yung kay Robilyn. Unti-unting nababago yung kanyang kalagayan. O diba, nakakatuwa, masaya tayo na yung kalagayan ni Robilyn ay nagkakaroon ng improvement. At ito, nakakatuwa mga Kalingap na naman ni Kalingap Rob si Brother Paas para ma-pray over. Ito ay napakaganda po mga Kalingap na ma-pray yung kalagayan ni Robilyn dahil ito, alam niyo naman yung sitwasyon ni Robilyn, di ba? So, napakaganda na yung kalooban ni Robilyn ay magbigay balik loob sa Diyos, di ba? So, marami yung kanyang mga pinagdaanan at alam natin na napakahirap yung magkaroon ka ng depression. So, ito, panoorin po natin mga Kalingap at bibigyan muli natin ng reaction video. Ay, nagkupit? Magaling na. Naglabar na? Opo. Robilyn, oh. Apple. Oh, apple. Tapos yung... Oh. Favorite mo ba ganyan? Apple. Ito po, yan balito. Nagsarili po sa pizza ng kuko. Oh, madami to, apple ah. Naglabar po din siya, magsarili. Ito pa, saging. Malinis na siya. Prutas. Marunong nagkupit na daw po mga Kalingap ng kuko si Robilyn tapos naglabar. Ang galing ni Robilyn, very good. Mga Kalingap, nakakatuwa na marinig natin na si Robilyn is nagputol na daw ng kuko. Naglaba at saka napansin nyo naligo, no? Napakaganda yan na sinyalis na unti-unting nababago yung kanyang pananaw. Yung pananaw niya sa buhay, mga Kalingap. Dahil nakikita natin na nakakausap naman po siya. Yun nga lang, minsan hindi siya sumasagot. Pero kalimitan is, ayan, nagiging maganda na yung kanyang kalagayan, diba? So, nagkakaroon ng magandang pagbabago dun sa nakikita natin, mga Kalingap. So ito, patuloy, ituloy po natin. Mag-pray tayo. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, at sa pagnubay ng banal mong Espiritu, inaamin po namin na wala po kaming magaga o kaming iwalay sa iyo. Dalangin ko po sa pangalan ni Jesus, anuman po ang iyong nakitang karamihan sa puso ni Robilyn. Hinihingi ko po ito ng kapatawaran. Patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming puso at yung banal na dugo. Mangyari po ang kalooban mo sa buhay ni Robilyn as I lay my hands upon your head. Let your will be done in your life, Panginoon. Gamitin mo pong kasangkapan ang doktor na paggagalan kay Robilyn. Kakayaan mo pong makalaya po siya sa gapos ng kaaway sa kanyang buhay. Lalo na po yung spirit of depression. Kabagan mo si Robilyn, pagpalain mo siya at ingatan, Panginoon. At dalangin ko ikaw sa tanas ng depression sa buhay ni Robilyn, akin kang pinawawalang bisa in Jesus' name. Mangyari po ang kalooban mo, kabagan mo po siya, ikaw pong manguna, ikaw pong magpaayag sa kanyang kalagayan, ikaw ang Diyos na nagbibigay pag-asa sa walang pag-asa, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa walang kalakasan, ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Sa oras nito, hayaan mo pong makalaya po si Robilyn sa gapos ng kaaway sa spirit ng depression. Let your will be done in her life. Mangyari pong kalooban mo, hindi ang kanyang kalooban. Bilang yung lingkod, dalangin ko po, gumawa ka po ng himala, kababalagan sa buhay niya, patuloy na ang kagaling na may kanyang maranasan sa pamamagitan ng doktor na mag-check up po sa kanya. Salamat po sa buhay niya. Bless mo po ang buhay ni Rob Matubang na ginamit mo upang masumpungan si Robilyn sa kanyang kalagayan na kung saan nakakaabot po ang kanyang kalagayan. Patunayan mo na ikaw po ay Diyos na manggagamot, na kung saan mas malala pa si Bina, subalit pinagaling mo, kaumas mo sa babaeng ito, makahabag-habag ang kanyang kalagayan. Mangyari pong kalooban mo sa buhay ni Robilyn, let your will be done. Salamat po sa pangalan ni Jesus, we speak healing as I lay my hands upon his head in Jesus' name. In Jesus' name. Walang kanyang.
tapat kang ang tunay. Nakita natin mga kalingap na pinag-pray over ni Brother Paas si Robilin. At napakalaking tulong po ito para kay Robilin dahil kita nyo naman, parang napaiyak siya, no? Nakita natin na yung siguro itong si Robilin is dahil nga may depression, kaya ganyan yung nangyari sa kanya. At napakalaking tulong po yung maipag-pray over ka. Dahil ito yung napakagandang way para yung kalooban mo ay parang maramdaman mo na may nagmamahal sa iyo, di ba? Nandiyan ang Diyos na laging nagmamahal sa atin. Hindi nga natin siya nakikita, pero lagi siya nakaalalay sa atin, lalo na sa ganyang mga sitwasyon. At sabi nga ni Brother Faas, etong si Robilin ay gagaling. Dahil kita nyo naman po yung nangyari kay Bina, di ba? So Bina talaga yung sobra yung depression, no? Kita nyo tulog siya ng tulog. Pero itong si Robilin is magkaiba yung sitwasyon nila. Itong si Robilin naman po is nakakausap naman ng maayos. Minsan nga lang hindi siya sumasagot, pero maayos naman siya nakakausap. At may mga request pa nga siya na talagang ikakatuwa nyo, mga kalingap. At meron din siyang sinabi about kay Brother Paas, mga kalingap. At eto, panoorin po natin. Patan mo lang yung loob mo. Tama. Magpakatatag ka. Natatag siya sa'yo, Brother Paas. Mga sinasabi mo, kaya pa siya naluluwa. Alam mo kung bakit? Iyak. Alam mo kung bakit? Kasi ang Diyos hindi kanya iiwan, ipababayaan. Iwanan ka man ng iyong magulang. Pero ang Diyos hindi kanya iiwan. Naluluwa, baga, Brother Paas. Iyak sa amin. Ayos ka ng upo. Jesus love you, huwag ka magalala. Tama. Tantang-tanding upo ka. Sabi nga ng Biblia, iwanan man ako ng aking magulang, meron namang Diyos na nagmamahal sa akin. Isipin mo yun? May pinadala ang Diyos sa pamamagitan ni Kalingap Rab at yung K5 na. Mga Kalingap, napakaganda nung sinabi na ni Brother Paas na word of encouragement. O diba? Na natatouch si Robilin sa mga sinasabi ni Brother Paas dahil eto nararamdaman niya na ayan nga, meron ng nagmamahal sa kanya, may nagkakalinga, at meron ng tumutulong para mapaganda yung kanyang kalagayan, di ba? Nandiyan si Kalinga Prab na, ayan, papagawa yung bahay niya. Nagkaroon na siya ng CR. Ang nakakatuwa lang is ayaw pa niyang gamitin yung kanyang CR at dudumi daw. So baka gusto niyang gamitin kapag ano na, may tiles na yan or ano yung... Kasi meron po siyang hinihiling na may mga request siya. Na ito, panuorin po natin. Ah, puti ang gusto? Sabi niya. Nag-request na pala siya dito sa bahay niya. Anong gusto po? Sabi daw niya, sir, ito daw ang pintuan. Siya ang nag-request? Ito daw po, pintuan. Bakit dyan ang gusto niyang pinto? Yan daw po, gusto niyang pintuan. Mahirap dyan, maakit siya dyan, pag yan ang pinto. Puro white ang gusto niya. Ah, white ang gusto? Sabi niya kay Andoy, kay Super Andoy. Kay Super Andoy pala nagsabi? Nagsabi pala kay Super Andoy na puti daw. Kinakausap niyan, sir, si ano, Super Andoy. Siya, kinakausap ka niyan? Talaga daw, yung gusto niya pintana daw, triangle. Triangle? Challenge si Super Andoy. Kaya lang siguro yung kanyang pag may time na nawawala siya sa kanyang sarili, no? Kasi dati napanood natin kay Kuya Jason na nagwawala siya, no? So ito, magandang sinyalis po yan na nababago yung pananaw ni Robilin. At nakikipag-usap naman po siya sa mga, lalo na kay Super Andoy, na gusto niya may request siya na yung kanyang bintana is triangle, o diba? Nakakaloka, no? So maganda sinyalis po yan na marunong na siyang makipag-usap sa ibang tao, hindi na siya yung tulala na yung gaya nun na hindi na siya masyadong nag-iisip. Maganda po yan na marami siyang nakakausap at na nasasabihan siya ng mga positive na mga bagay na magdudulot sa kanya para yung kanyang isip ay
maging positibo. Positibo yung mga pananaw niya sa buhay. So ituloy po natin. Ano sabi sa'yo? Ang pangit daw ng boses ko para sa best ganda. Pakit mo sa loob. Ate, magawa yan. Ito niya ang tapos yung mga basura niya, nilagay niya sa isang... So mga kalingap, napakaganda na marinig natin na ayan, napansin ni Robilyn na yung boses daw ni Brother Paas parang si Vice Ganda, o di ba? So nakakatuwa lang na yung kanyang observation is nakakatuwa, no? Ibig sabihin, nagre-response siya, mga kalingap. So nagre-response siya sa kanyang mga nakikita at magandang senyales po yan na maganda yung kanyang patutunguhan na yung kanyang isip ay nagiging maganda na yung kanyang pananaw. O di ba, sabi nga ni Ate is naglinis siya tapos yung mga basura is itinabi niya. O di ba? Nakakatuwa lang na sa tulong ni Kalinga Prab ay unti-unting nababago yung pananaw ni Robilyn. At nakikita natin sa pagkain na lang, di ba? Siguro pati sa pagkain ay hindi siya masyadong nakakain kaya ganyan pati yung nangyari sa kanya. Pero ngayon nakikita natin na ayan, may mga prutas at kada punta dyan nila Kalinga Prab is meron dala silang pagkain at binibigyan din nila ng pera. So ang napakaganda pa nito ay yung pagpapagawa ng bahay, mga kalingap, ay napakagandang improvement lalo na sa kalagayan ni Robilyn. At yung pananaw niya ay unti-unting nababago at masaya dyan si Kalingap Rob dahil unti-unti may improvement na nakikita siya, nakikita natin na talagang nagbabago yung kanyang kalagayan, o di ba? So napakaganda po niyan at aabangan po natin, mga kalingap, yung sana nagpa-schedule pero hindi natin alam kung kailan. Basta nagpunta na po sila sa hospital para mapa-check up yan si Robilyn at hopefully kapag na-pa-check up na is makainom na siya ng gamot at tuloy-tuloy na yung kanyang pagaling. So hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po. Team Kalinga, dance, 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 dance.